Ang mustasa ang isa sa pinakamadaling itanim na leafy greens. Pwede itong pansariling konsumo at pwede din na pagkakitaan. Dahil sa loob lamang ng isang buwan ay siguradong may aasahan kang ani. So, paano nga ba magtanim ng mustasa? Kung bago ka sa channel ko, ay huwag mahiyang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa dose of plantastic vibes. Bukod sa pansahog sa sinigang na isda, ay maaari din itong isang cup sa salad, gawing buro o kimchi pa nga. Ikaw, anong iba pang mustasa recipe ang alam mo? Share mo naman sa comment section. Ang mustasa ay mainam din na source ng vitamin K at C, antioxidants at dietary fiber. Para sa unang hakbang ng pagtatanim, ay ang pagkalap ng mga butong ipupunla. Maaring makabili nito sa online o sa pinakamalapit na agri-pet store. Pwede itong itanim directly sa lupa, pero karamihan kabilang na ako ay preferred na ipunla muna ito para makapili din ng mga seedlings na malulusog na siyang palalakihin ko. Isa sa mga dapat isaalang-alang sa matagumpay na pagpupunla ng mga binhi ay ang lupang gagamitin. Gumamit ako ng lupang buhaghag na hinaluan ng compost, cow manure at carbonized rice hull. Pwedeng lagyan ng pagitan ang pagtatanim ng buto para madaling paghiwa-hiwalayin ang mga punla. At pwede din naman na isabo ito at sa katabunan ng manipis na lupa. Matapos ang 2 hanggang 3 araw, ay mapapansin na ang pag-usbong ng mga maliliit na dahon sa lupa. Upang lumaki itong may malulusog na katawan at hindi leggy kung tawagin, ay kailangan nito ang sikat ng araw. Parte din ito ng proseso ng tinatawag na hardening, kung saan 1 hanggang 2 oras pinapaarawan sa umaga ang mga punla upang masanay ito sa init ng araw at hindi ma-stress kapag kailangan na itong i-transplant. Dahil sa wala naman akong space, ay hinayaan ko na ang kapaligiran ang kumalinga sa aking mga tanim na mustasa. Sa pagdidilig ay gumamit ng spray o di kaya ay idirekta ang tubig sa lupa upang hindi maputol ang malalambot pang punla ng mustasa. 6 na araw mula nang itinanim ko ang mga buto ay ganito na sila ngayon. Malulusog at malalaman ang katawan ng mga punla at mapapansin na 3 hanggang 4 na dahon na ang umusbong sa mga ito. Ang mga ito ay ang tinatawag na true leaf. Ito ay hudyat na safe nang i-transplant ang ating tanim sa permanente nitong pagtatamnan. Dahil sa limitadong espasyo, ay gagamit ako ng styro cups. Para sa mga leafy greens na tulad ng mustasa, para masigurado ang paglaki nito, ay kailangan nating maglagay ng nitrogen-rich fertilizer, katulad ng fermented plant juice,
hugas-bigas o di kaya ay urea. Pwedeng maghalo ng 2 kutsarang urea sa 2 galong tubig o di kaya ay maglagay ng kahit 2 hanggang 3 butil nito sa bawat pot. Mas mabuti na paunti-unti kaysa masudok sa fertilizer ang ating mga halaman. Mag-apply ng fertilizer 1 beses sa 1 linggo lamang. Bukod sa sapat na sikat ng araw, ay importante na may sapat na supply din ng tubig ang mustasa. Madali itong malanta kung kulang sa tubig at bumabalik naman ang sigla ng dahon sa oras na madiligan. Pangalagaan din ng ating mga halaman sa mga insekto o peste na maaaring kumain ng mga dahon. Inspeksyonin ang ilalim ng dahon pati na rin ang lalagyan para sa mga uod o caterpillars na umuubos ng dahon. Ang mustasa ay maaari nang anihin 27 to 29 days mula nang ito ay itinanim. Kaya kung napapansin mo na nahuhuli sa paglaki ang iyong halaman, ay mag-apply ng pataba sa lupa 2 beses sa 1 linggo. Pero siguraduhin may interval o pagitan ang pag-a-apply nito. Ang ready for harvest na mustasa ay maaaring may sukat na 3 hanggang 6 pulgada, malalapad ang dahon at malulutong. Maaari itong paunti-unting i-harvest sa pamamagitan ng paggugupit ng mga matured na dahon upang hayaang lumaki pa ang maliliit na dahon para sa susunod na 6. Pero kung ito ay pambenta, ay buo natin itong kukuhain, uhugasan at pwede nang itali ang 3 bungkos para pambenta. Napakadali lang, di ba? Lahat ay kakayanin kung pag-aaralan. Diskarte at sipag lang ang kailangan. Kung na-enjoy mo at natuto ka sa episode na ito, ay paki-like and share ang ating video. Huwag mo na rin kalimutang i-hit ang subscribe button at notification bell para sa planting guide and tips ng iyong garden angel. Kapatid, magbungkal at magtanim upang sa hapag ay may maihain. Happy planting!